Today, tuturuan ko kayo kung paano mag-check ng pulsar ng isang motor. Right, what's up mga boss? Welcome back sa channel natin. So, today, tuturuan ko kayo kung paano mag-check ng pulsar ng isang motor. So, applicable to guys kahit ang klase ng motor. Marami kasi nagre-request sa YouTube pati sa Facebook kung paano daw mag-check ng pulsar. And so yung CDI natin guys, ayan, meron tong wire na papunta sa pulsar. Sa Muse 40 ito 'yon, yung blue white. Ayan. So ito yung i-check natin. Tuturuan ko kayo kung paano. Yung ibang wire dito guys, madali na to i-check. Katulad na itong orange para sa ignition coil, itong brown para sa power ng CDI, black ground at yung isang wire ng pulsar, ito yung para sa ground. So madali na yan i-check guys. Ito lang talaga yung medyo mahirap-hirap malaman kung sira na o okay pa itong pulsar. So bago natin simulan guys, dapat meron tayong extra na spark plug. Ayan. Tapos, dapat meron din tayong test light. Ayan. So, ito guys, oh. Ang ganda ng test light ko. So, matagal na sa akin to. Ayan. Yun lang ang mga kailangan natin. Then, bago pala natin simulan to, maraming salamat pala sa lahat ng nanonood sa ating mga video. So, tara, simulan na natin. So, dapat nakatanggal na yung blue-white, yung pulsar natin dito sa CDI. Dapat wala na siyang balot. Tulad na itong sa akin, ayan, naka-expose siya. Meron siyang balat dito. Kasi guys, kailanganin natin yan. Okay? Tapos, ang gagawin natin dito ay tatanggalin natin yung ating spark plug cap. Tanggalin natin to guys. So ito, malalaman nyo dito kung okay pa yung pulsar nyo. Kung magkakaroon pa siya ng kuryente or hindi na sa pamamagitan ng pag-check ng pulsar. Then, kunin natin yung ating spark plug na extra. So, pwede naman ito guys, kung wala kayong extra, pwede nyo tanggalin yung spark plug. Pero may extra naman akong spark plug. Kaya ito na yung gagamitin ko. Ayan. Lagay natin. So, simple lang naman yung gagawin natin dito mga boss. Ayan. Kukunin natin yung test light natin. Ito. Tapos, yung clip. Ito, yung clip natin. Ayan. Ilalagay natin sa battery. Ito guys, sa Muse 40. Yan, dito lang yung battery niyan. Sa positive ba? Sa positive. Lagyan natin sa positive. Okay. Tapos, ang gagawin natin dito guys, ay susundutin lang natin yung ating pulsar. Yan. So, ito. Ito nga yung nakabalat na pulsar. Yan. So, ang gagawin natin dyan, ito yung ating idulo ng test light. Susundutin nyo lang siyang ganyan. Didikit-dikit nyo siya, tapos tatanggalin nyo rin. Okay? Ganyan-ganyan lang. Ganyan-ganyan nyo siya. Yan. Tapos, syempre, habang sinusundot nyo to guys, yan. Habang sinusundot nyo yan, ang gagawin nyo naman ngayon, ito, itatapat nyo to sa bakal. Ito, pwede na dito. Yan. Yan. Ganyan lang gagawin ko, guys. Yan. Pwede na yan. Yan o. Tapos, dapat nakabukas yung ating susi. So, buksan natin yung susian natin. Yan. So, yan. Bukas na. Okay. Tapos, pagka nakasetup na yun guys, yung mga tinuro ko sa inyo, pwede na natin sundutin yung ating pulsar. Gamit ito. Yung dulo ng ating test light. Ayan.
So, parang ganito lang siya, guys. Ganyan, no? Okay? So, dapat, kapag ginaganon nyo na yung pulsar natin, pag sinusundot nyo siya, dapat nagkakaroon to ng kuryente. Yan. Dapat may kuryente yan, guys. So, dito ko siya itutusok. Ay, itututok yung camera natin. Yan, dyan nakatutok yung camera. Tapos, eto, sundutin ko na yung pulsar. So, tignan nyo kung may, ano, kung may kuryente. So guys, ha, tignan nyo ha. Tignan nyo, may kuryente yan. Okay, so nakikita nyo may kuryente, di ba? Yun, so ganun lang guys, ganun lang mag-check ng kuryente ng pulsar kung okay pa yung pulsar natin. So ano to ha, actual to. Actual na pag-test to. Hindi nyo siya uhulaan kung sira na o okay pa yung pulsar natin. So, yun lang guys. Thank you so much. And like and follow po sa mga nanonood sa Facebook. Thank you po.